Magandang hapon po muli. Ito ang inyong public servant, Pablo Chiqui Ocampo. Nagre-report lang po ako sa inyo at hindi na po ako excited ngayon, pero mamaya konti ba excited ako. Mabati lang po ako kay Presidente BBM at siyempre ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, mga tatlo, apat na araw nakaraan, diyan po sa may Felix Jeronimo, diyan po sa may Jeronimo Street sa Misampaloc, Manila. Yun, lumusog na naman yung mga MTPB. Ang target, kawawang mga vendors. Ang dahilan, nagbebenta lang para makakain tatlong beses sa isang araw. Ang pakay ng mga MTPB, may kasama pa mga pulis. Atakin ang mga gamit. Makipag-atakan, makipag-away. May dala-dala pa mga maso. Manununtok pa. Hinahabol pa. Para bang ang trato nila sa ating mga kapwa Pilipino na may hirap, para silang mga hayop. Ganyan ba ang turo ng simbahan? Tratuhin mo ang mahihirap na parang hayop? Di na lang pwedeng pagsabihan. Bibigyan namin kayo ng 5 minuto. Tanggalin na po ninyo lahat ang inyong paninda. At kung maaari po, wag na po kayong dito magbenta. Maghanap po kayo ng ibang lugar. Pero, paman, kahit sinasabi ko yan, hindi nangyayari. Kasi, hindi binibigyan ng solusyon ng City Hall. Ikaw, lakuna, napakatigas ng ulo mo talaga. Napakatigas ng ulo mo. Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo, ang pag-unlad ng Maynila, hindi ko alam kung umuulad ng Maynila sa liderato mo. Pero kung si Mayor Lopez yan, ganito ang gagawin. Ang pag-unlad ng Maynila, dapat kasama ang mga vendors, guminhawa din ang buhay nila. I-remind kita uli, lahat kayo nasa City Hall. Mula sa mayor hanggang sa pinakamababang departamento. Those who have less in life must have more of government. Yung mga tao na kawawa sa buhay, yung nasa laylayan, sila po ang dapat magkaroon ng mas maraming tulong galing sa gobyerno. Miss Lacuna, hindi nila nakikita sa iyo yan. Hindi mo ginagawa. Yung doktor na yung doktora, ano ba yun? Yung programa mo na door-to-door doktora? Wala rin naman yun eh. Di ba? Wala yun. Malayong maniwala ka, wala. Wala talaga. Eh kung yung mga vendor pinababayaan mo, magkasakit, mawala ng hanap buhay, magutom, mamatay, tapos door-to-door doktora, gagawin mo pa ba yun? Kung yung mga vendor ang pinuntahan mo sa mga depressed area, sila rin yung mga pinagtatatanggal mo ng hanap buhay? Di ba? Miss Lacuna, wake up! Wake up! Sabi ko nga sa iyo, ala akong kabilib-bilib sa iyo. Hindi ka rin naman talaga nanalo eh. Niloko-loko nyo lang ang kang, ano eh, halalan. Kaya po, kung ano man ang mangyayari sa susunod na taon, kayo rin ang nagdala niyan sa sarili niyo. Hindi na kinaawa sa mahirap. Napakawalang yan ninyo. Salbahi kayo sa mahirap. Panawagan ko sa mga vendor all over Manila. Magsampa kayo ng kaso kung kayo ay inaabuso. Pararatingin natin kay Presidente. Dahil si Presidente BBM at si Sara Duterte, ang ating dalawang pangalawang Pangulo, mahal ang mga mahihirap. Yan ang mga naglukluk sa kanila. At malaki ang utang na loob nila sa inyo. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Dali nyo po dito. Dali nyo po dito sa One Manila. Nasa ano kami? Mag-reply kayo sa amin. Sana i-share ninyo para makita lahat ng mga vendor natin, mga mahihirap na kapatid. Para na sa ganun, ma-actionan namin.
pakikinggan kayo ni Atty. Alex Lopez. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako nagbibiro. Kung nakikita nyo, tapat ako magsalita at wala akong tinatago. Magtiwala kayo sa akin sinasabi. Mahal na mahal kayo ni BBM. Mahal na mahal kayo ni Sara Duterte. Mahal na mahal kayo ni Atty. Alex Lopez. At tutulungan namin kayo. Ito sila ko na, pinagdadasal ko na lang ito. Hindi ko alam kung magbabago pa ugali nito. Panahong panis ko, gano'n na kayo. Puro kayo bodabil. Puro kayo photo op. Pero wala rin. Hanggang ngayon, pinahihirapan nyo yung mga vendor. Hindi na kayo nahiya sarili nyo. Nakakatulog pa ba kayo? Nakakakain kayo 3-4 yung mga beses sa isang araw? Samantalang yung mga mahihirap na vendor nagbabayad na ng utang sa 5-6, haharas nyo pa, tatakutin nyo, balak nyo pang paluin ng maso kayong mga taga-MTPB, tapos kukunin nyo pa yung paninda nila, mabuti pa kung makakain yan at makatulog, hindi gaya ninyo. Hindi ba kayo naawa sarili nyo? Tapos kayo, nagsisimba kayo tuwing Linggo? You are all fakes! You are fake! You're a big piece of fake. Nakakahiya ka na muna. Pablo Ocampo po, at your service. Magandang umaga po sa inyo lahat.